Hello guys! Welcome back sa aking video. Welcome sa Trabaho Channel. Ang purpose ng channel na ito ay para tulungan lang yung mga kababayan natin dito sa Pilipinas na magkaroon ng idea kung paano mamuhay as a empleyado. Kaya hinihingi ko yung suporta ninyo na subscribe itong aking channel at naka 75 subscribers na tayo, road to i-goal natin na maging 100 subscribers. Sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung buhay bilang isang bed spacer. So ano ba yung bed spacer? Ito yung mga umuupa lang sa maliit na espasyo sa bawat mga kwarto. Siyempre sa hirap ng buhay ngayon, sa liit ng kinikita or sinusweldo natin, kailangan din nating makapagtipid. So minsan, mas mahal yung mga apartment. Ang mga apartment ay nagkakahalaga ng mga 2,500, mababa na yun to 5,000. Yung isa pang option ay di pag-rent bilang isang bed spacer. At nagkakahalaga lang, at ang binabayad ko as a bed spacer ay 1,200 lang. As a minimum wage earner, mababa lang yung nasasahod natin. At ganun nga na pinili ko na mag-upal na lang as a bed spacer. At ngayon ipapakita ko ano ba yung mga kagamitan ko at ano yung mga nasa paligid ko. So ito siya yung double deck. Yan, meron pang ibang mga double deck. Ayan. So bali kaming lahat dito ay apat at yung may-ari ay gumawa ng isang kwarto kaya ito ay medyo mas mahal. At meron nga din ditong mga rules. Una ay panatilihin malinis ang mga gamit at bawal magnakaw. Minsan kasi may mga makukulit din na ka-border natin na makukulit, malilikot ang kamay. At minsan yun, ito ang disadvantages na minsan nalimpungatan tayo at maingay yung mga ka-boardmates natin. Ayan. At yun nga, nagkataon na ngayon election ay wala sila. Ako lang naiwan dito kasi hindi ako makaboto at hindi ako nakapagrehistro. Ngayon ipapakita ko sa inyo, ito nga yung aking tulugan. So para mas makapagtipid sa espasyo, gumawa ako ng mga gantong sabitan. Dito yung lagayan ko ng mga damit at yung iba pang mga kagamitan, mga medyas, pang hygiene, ito. And bulak. Tapos minsan nagbabasa din ako ng mga pwedeng basahin. At ito, ito yung ring light para sa gabi pag nagbabasa ako, pag uwi ko galing trabaho. Yan yung ginagamit ko. Tapos itong table, papakita ko sa inyo ng konti. So ito yung folding table. Kukuha ako ng mga pwedeng basahin. Ang spirit bomb. At tapos mag-take note tayo. Tapos, ito. Ball pen. Yan, pag mag-detail. So, ganun lang. Pag free time ko, babasa ko ng kahit anong babasahin. Tapos meron din akong whiteboard pang ano yung mga naisip or mga pangailangan ko. Minsan naisip ko kung ano yung mga kailangan. Tapos pagbibili ako sa after pala ng seldo ay ayun, naka-take note na. Tapos ito, calendar ko, orasan, meron siyang alarm. So minsan ang pasok ko ay 6 AM. Overtime kami ng mahaba. At ito yung aking electric fan. Oh. So ang presyo niya na yun, $250, pero pwede mong tawaran. Medyo mahal nga yung pagkakabili ko dyan. Ayun. Tapos ito yung mga extension. Ito ay para dun sa para sa iba kong mga kaboard. And ito yung sa kanya, Jura Box. At labas tayo. Ito yung aking tubigan. Nung pagpunta ko dito, bili ko to ng 200 pesos. 240, may kasamang laman.
Tapos ito yung sarili kong gas stove na nakakahalaga na 1.5 gas stove. Ewan ko anong pwedeng tawag dyan, di ko alam eh. Tapos ito yung aking sariling rice cooker. Suggestion ko sa inyo, mas maganda talaga na sariling lutuan at rice cooker, kasi iba kasi yung pagsarili mo, ikaw masusunod kung ilan yung kakainin mo. Yung may-ari kasi merong sarili para sa lahat, para sa mga border. Sa mga border, pag ambaga na lang nila pag naubos to. Pero ang disadvantage kasi noon, yung iba mong ka-border kasi nasosobrahan sa paggamit. Kaya ito, bumili ako ng solo. Tapos ito yung aking ligasan. Tapos ito yung thermos ko. Kasi pag nag-init ako ng tubig, ilalagay ko na lang dito. Kasi hindi ko na kailangan mag-init ng tubig sa susunod, kukuha na lang. Tapos ito yung aking lagay ng damit. Mga pinaggamitan, medyo madilim. Buhay ko ilaw. Ayan. So kakatapos ko lang maglaba. Ayan, sa labas. At ayun, ito. Doon ako naglalaba. Tapos ito pa yung mga room. Ayan, karamihan din ay mga bed space. Ayan. Tapos ito, nag-iipon ako ng mga nabubulok na bagay kasi magtatanim ako eh. Tapos dito naman sa ayan, ito yung banyo. Medyo malinis naman siya. Ayan. So, ito yung lababo. At hanggat maaari, nalilinis agad yung tawag dito, mga pinggan natin para hindi siya masyadong mukhang dumi. So, ito yung sabunan. So, pag kukuha na lang ako ay pagliligo pala. Ayan, dito ko na nalilagay. Tapos, pagliligo na. Wala kasing ibang sabitan dito na maayos. Ayan. Tapos, ito yung lagayan ko ng mga sabon. Bumili ako ng bultuhan na powder at pangligo. So, tumatagal na to ng 3 months or 3 to 6 months. Ayan. Depende kung naliligo araw-araw. Joke lang. Ayan. At ito pa yung iba kong mga gamit. So, mas maganda talaga pag, di ba, bed spacer, double deck. Mas maganda talaga pag nasa baba. Kasi ayun, pwede ka maglagay ng ibang gamit sa ilalim. Pero hindi naman siya, itong mga gamit na to, hindi naman pwede ilagay sa ilalim. Kaya ganyan yung ginawa ko. So, naging innovative na lang ako para mas panatag or comfortable ako sa aking tinitirahan kahit bed spacer. At ayun, ito yung ibang kagamitan ng mga ka-boardmate ko. Ayan, ayun, wala sila ngayon dahil bumubota sila sa election. At ito pa nga pala yung aking pinggalan. So hindi mo naman kailangan bumili ng marami masyad na mga pinggan kasi pwede mo nang hugasan na lang din agad. At ito yung iba pang mga tawag dito, mga kagamitan. Tapos itong aking joy ay dishwashing liquid. Matagal ko nang binili yan, October pa. Ito, hindi pa nauubos. Ayan. Tapos, meron akong gitara dito. Ayan. Itong taas, wala pang umuupa. Kaya medyo nakikilagay ako ng iba kong gamit. Ayan, ito akin din ito. Company uniform. Ayan. Agency, under ako ng isang agency. At ito nga yung sa mga kabahay ko. And meron din ako ditong pocket wifi. So ang gamit ko ay Gomo SIM. At hindi ko siya masyadong ginagamit dahil yun nga na minsan pag galing ka sa trabaho, pagod ka. At minsan nga nagbabasa na lang din ako, kaya natitipid ko yung data ko. Ang disadvantages ng isang bed spacer ay wala kang privacy masyado. Kasi ito, wala din doon. Nako,
nakikita yung mga gamit mo dito sa loob. At pangalawa ay maingay, or hindi naman yung maingay, kumbaga hindi mo minsan makontrol yung kaingayan ng mga kabahay mo. At yun din yung nakakatakot, yung nagnanakaw. Minsan kasi, or wala na kasi dito yung isa naming kabahay na talagang yung sabon ko, di ba, may mga stock ako ng sabon, kumukuha siya doon. Tapos yung jacket ng isang kabahay, kinukuha din, hinihiram. Tapos nagkataon yung akin, yung iniwan kong kanin na niluto ko para sa hapon ba pagbalik po ay kinain. Yan. Yan yung mga disadvantage. Ang advantages ng bed spacer ay unay matipid. Yun nga, na mababa lang ang bayad mo sa upa, 1,200 lang. Kasi sa iba kasi mahal. Pero minsan, may mga magkakatrabaho ang ginagawa nila, nag-aambaga na lang sila, tapos titira sila sa isang apartment. Pangalawang advantages ng isang bed spacer ay syempre may mga yung mga kasama mo, ma-enjoy din naman dahil yun nga, pag yung gusto mo nang may makausap mo kung anong bagay ngayon, dahil may uso ng eleksyon na about sa politics, ganyan din na napag-share ninyo yung nangyayari sa kumpanya ninyo at sa kumpanya nila. Pag may kailangan ka, pwede kang may tawag agad. Example kasi, may nangyayari sa bumaba yung potassium level ko at talagang hindi ako makagalaw. Buti na lang yung may mga kabahay ko dito na hindi pa pumapasok. At ayun, tinulungan nila ako na makapunta sa ospital. Ibig sabihin, yung baga, pag lalo na yung mga emergency, pwede kang may matatawagan ka agad. So yun lang, at maraming salamat sa panonood sa aking video, at I hope magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung mga dapat nyong dalhin na gamit para pag kayo'y bubukod sa inyong pamilya, lalayo kayo at magtatrabaho kayo sa kung saan kayo magtatrabaho para magkaroon kayo ng idea. So yun lang, at maraming salamat ulit, at hinihingi ko ulit ang inyong suporta na i-subscribe ang aking channel. Gawin nating 100 subscribers, yun ang ating target. At ayun lang, so sa mga susunod na video, hinihiling ko na nandun kayo, at pwede kayo magbigay ng comment para sa improvement na aking mga video na ginagawa. So yun lang, maraming salamat, bye bye.